since the day he walked into my life, he's been more like a brother. Every day and every minute, there's a shower of love. I see his praises. I lift up my voice unto the Lord. Ah. Now, in case you've forgotten, a free gift, you know. It's been an open invitation for every man or woman, every boy or girl, people from every nation. Looking up onto the heavens, praising God for what he's done. Ooh, I can hear the motorists singing in their own native tongue. That's why I shout for joy. Hey, it's the truth. I'm telling you, it's for real. It's something I believe the whole world should feel. I think we know all the facts. There's only one who wanna put us back on the right track. People in the West, East, and North, and the South. People who think I'm just running my mouth. It ain't gonna work. I'm never gonna give it up. Telling people what they should know about. Everybody shout for joy, now let me hear your people make a joyful noise. And all the girls and all the boys and get rejoicing, let the Lord in. Hey, the joy of the Lord is my strength every second of the day. Come into his courts with praise, yeah. Like he said, when you seek, you should find him, yeah. I believe you know just what I mean. Let me hear the voice go. With all of my heart, to leave.
sa kaitas-taasan kung saan masasabi natin ang bawat araw ay dapat na binibigyan natin ng pagpupuri ang Panginoon. Sapagkat ito na naman, matatapos na naman ang araw ng Biyernes na kung saan masasabi natin ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kalakasan, kung bakit tayo nakauwi ng safe sa ating mga tahanan, nakita na naman natin yung ating mga mahal sa buhay. Ang daming dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa Biyernes na ito. Welcome po sa Word of God Facebook Live na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw sa pamamagitan po ng ating mga Facebook. Sapagkat tayo pong tao ay binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa. Marapat lamang po na everyday ay talaga namang pakainin ng Diyos ang ating espiritu ng kanyang mga salita. Sapagkat hindi naman mo tayo mabubuhay sa tinapay lamang, kundi bawat sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Ang Word of God Facebook Live po ay everyday, araw-araw. Araw-araw tayong pinapakain ng Panginoon ng physical food. So dapat lang araw-araw tayong makinig ng kanyang mga salita upang yung ating espiritu ay ma-online kay Lord, sapagkat araw-araw po tayong nagkakasala. So ngayong gabi po, pagsasaluhan natin ng Friday Gospel, kung ano po yung mabuting balita sa simbahan kanina, yun po yung ating pagninilayan. At ganun din po, masasabi natin na ito po yung malaking kapakinabangan sa atin at ito ang pinakamahalagang oras na magagawa natin para sa Panginoon. Ito po yung isa sa mga way para pasalamatan natin ang Panginoon, ang makinig sa kanyang mga salita.
at magbigay ng papuri at pasalamat sa Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Atin pong ipikit ang ating mata upang maramdaman po natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah, Lord, ang masalangit. Marami pong salamat sa oras na ito na kung saan nandito ang presensya ng iyong banal na Espiritu. Lord, karapat-dapat kang purihin sapagkat ikaw ang nagbigay ng panibagong araw na ilang oras na lang ay matatapos na naman. Lagi ang habag, ang awa, ang pag-ibig mo, ang aming nararamdaman at dapat maramdaman sa bawat araw na kami nagigising. Sapagkat kami patuloy na nabubuhay sa bawat araw sa paghihintay ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pero marami pong salamat, hindi mo pa dinidesisyon na muli siyang pabalikin sapagkat gusto mo pa kaming magbalik loob sa iyo, Panginoon. Lord, pakinggan mo ang aming puso, pakinggan mo ang aming mga kahinaan. Kailangan ka namin sa aming buhay upang ang mga kasalanan na patuloy pang nananahan sa aming pagkatao ay mawala in Jesus' name. Sama-sama po tayo humingi ng kapatawaran sa ating Ama. Naririto po ngayon ang kanyang presensya, lalo na kapag pinag-uusapan, pinagninilayan ang kanyang mga salita. Panginoong Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan na nagawa sa nakaraang oras, nasabi, naisip, naikilos, na hindi naging kalugod-lugod sa iyo at naging dahilan upang ako'y magkasala. Gamitin mo at linisin, Panginoon, ang aking puso, ang aking espiritu na ma-online sa iyo, Panginoon. Use me as your instrument to proclaim your word. Anoint me, O Lord. Gusto kong ipahayag ang iyong mabuting balita mula sa aking puso na may kababaang loob. Not my will, but your will be done, my Lord. Give me the humility, the gift of preaching, the fruit of the Holy Spirit. Dahil sa Word of God Facebook line na ito, ikaw, Panginoon, ang nais kong maitaas. Ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, na ikaw ang pinakamahalaga dapat sa bawat araw. Lord, ang mga nakikinig ngayong Facebook friends ko po, Lord, pagkahipuin mo ang kanilang mga puso, lalo na kanilang mga espiritu, na ano man ang kanilang mga problemang binadala ngayon, ano may mga stress kapaguran sa buong maghapon, magkaroon ng kapahingahan sa iyong mga salita. Touch them, O Lord. Kung ano man yung mga kasalanan, patuloy pa rin nagpapaalipin sa kanila in Jesus' name. Ang mensahe mo ngayon, Panginoon, ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Jesus, we trust in you. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang gabi po sa inyong lahat, isang pinagpalang gabi. Ngayon po ay October 11, 2019 at Biyernes. Napakabilis ng panahon. Ilang linggo na lang, November na, December, ayan. Kung loloobin ng Panginoon, di po ba? Napakabuti ng Diyos. Kumbaga, huwag sana nating iisipin na ang pakikinig ng salita ng Panginoon araw-araw ay corny. O nakaka-bored. Hindi po. Sapagkat ito po yung pinakamahalagang bagay, pinakamahalagang oras na magagawa natin sa 24 hours na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat nanggaling sa kanyang oras, nanggaling sa kanyang araw, ang hangin, ang lahat. Hindi ba siya karapat dapat pakinggan? Alam niyo, wala nang pinakamasarap kausap at wala nang pinakamasarap pakinggan kundi ang salita ng Panginoon. Amen po. Eh, yung makipag-usap ka nga lang sa presidente, sa artista na paborito mo eh. Ang sarap na ng feeling, nakaka-flatter na. It's an honor. How much more pa kaya yung ang Diyos na ang gumagamit ng social media through our cellphone para may reach out yung kanyang mabuting balita. Hindi lang honor yun, mga kapatid. Hindi lang karangalan na sino tayo para makasalanan araw-araw. Makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Na kung ano man yung ginagawa mo ngayon dyan, ang Diyos
na ang gumagamit sa mga cellphone natin para mag-Facebook Live at marinig ang kanyang mensahe. It's more than an honor. Hindi na siya basta honor eh. Hindi mo siya may explain na, Lord, marumi ako, makasalan ako, pero salamat. Ginawa mo ng madali ang pakikinig ko ng iyong mga salita. Kahit na talagang inuutos ng Diyos sa Biblia na basahin talaga ito every day at pagnilayan. Ngayon, kung through Facebook Live hindi pa rin nating magawa ang makinig, ano pa kaya ang pwedeng offer ni Lord para every day makakain ng ating espiritu ng kanyang mga salita dahil araw-araw po tayong nagkakasala. Amen po. Sana na-appreciate natin araw-araw yung ginagawa ng Diyos na biyaya sa atin, pag-iingat, na kahit lagi natin siyang pinagtataksilan, lagi tayong gumagawa ng kasalanan sa Kanya, gumagawa pa rin ang Panginoon para makarinig tayo ng mabuting balita sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon kung wala tayong naririnig? At kung walang magpapagamit para magpahayag ng kanyang mabuting balita. Kaya ang mga pare, ang mga madre, ang mga preacher, o sino man ang ginagamit ng Panginoon, isipin nyo na ang Diyos ang nasasalita sa atin, kahit yung mismong nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sapagkat sinabi sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo, ang naniniwala sa inyo, ay naniniwala sa akin. At ang naniniwala sa akin, ay naniniwala sa nagsugo sa akin. Ang mga pare, madre, preacher, hindi naman po yan banal eh. Lahat po tayo makasalanan. Pero, kung sino pa nga yung mas makasalanan, yun pa yung ginagamit ng Panginoon, sapagkat pag yun ay nagbago, na itataas ang pangalan ng Diyos. Nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, hindi para sa mga banal, kundi para sa ating mga makasalanan. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Hindi naman po pwedeng mangyari na muling magkatawang tao ang Panginoong Hesus para mangaral na naman. Hindi na po yan ang dahilan. Kapag dumating muli ang Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon, yan po ay paghuhusga na. At imposible din po na ang Diyos Ama ang bumaba at makipag-Facebook Live sa atin. Hindi po natin kakayanin ang kanyang kabanalan, ang kanyang kaliwanagan. Kaya gumagamit siya ng mga tao na talagang willing magpagamit upang pare-pareho tayong makapagnilay ng kanyang salita. Amen po. So, ngayon po, ano ba yung mabuting balita, the Friday Gospel? Alam niyo, ang laki ng problema natin everyday. Sana bigyan natin ng atensyon. Siguro akala niyo ang araw-araw lang ng problema ng tao, yung kung anong kakainin niya, kailangan niya magtrabaho, magbiyahe ng malayo, o kaya siguro iniisip niyo ang problema ng tao, siguro yung kanyang kapitbahay, asawa, anak, sarili niya. Hindi po yun eh. Sa araw-araw ginawa ng Panginoon, meron po talaga tayong problema eh, na hindi natin mabigyan ng solusyon. How to overcome our sin? Paano natin mapaglalabanan ang mga kasalanang patuloy na namamahay sa ating katauhan? Yan po yung kalaban natin everyday. Kasalanan. Sinabi po sa Biblia na huwag daw po tayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Matakot daw po tayo sa mga pumapatay sa espiritu. Na ang kalaban natin sa mundong ito, dalawa, yung nakikita at yung hindi nakikita. At mas matakot tayo doon sa kalabang hindi natin nakikita. Sapagkat yun ang papatay sa ating espiritu, na papatay sa relasyon natin sa Diyos na magdadala sa atin sa impyerno. Kaya nga po, everyday eh, hindi natin nakikita yun eh. Pero lagi yung nakabantay sa atin. Nag-aabang lang ng perfect timing
parang leon na tayo ay susunggaban anytime. At yan ay ang Diablo. Siya yung hindi natin nakikita, pero hindi natin napapansin na papasukan na pala tayo unti-unti. Amen po. So ito po ang pagninilayan natin. Kung paano po nating malalaman na tayo'y pinapasok na ng demonyo. Kung paano natin mapaglalabanan na i-cast out yung demonyo na yan sa atin. Kung anong klaseng kapangyarihan ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Para kung ano man yung kasalanan na dinadala pa rin natin ngayon, na namumroblema ka, hindi mo pa rin maalis-alis yung kahinaan na yan. Yun ang ibibigay sa ating mensahe ng Panginoon. Kailangan lang kapatid, matuto kang makinig. Sa pakikinig, tanggalin mo muna yung stress, tanggalin mo muna yung pagod mo sa buong maghapon, yung problema mo, para malayang makapamahay ang banal na espiritu, maunawaan natin kung ano ba yung sinasabi ng Diyos na pwede niyang ibigay na kapangyarihan para tayo ay makawala na sa pagkakakulong, sa pagkakakadena natin sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan. Ang mabuting balita po ngayong Biyernes ay mula kay San Lucas. At ito po ay under ng chapter 11, verses 24 to 26. At ito po, babasahin po natin. Yung nakakulay green po, ayan. Under po siya ng ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng pitupang espiritong masasama kaysa sa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Amen. So, kung bibigyan po natin ng literal na paliwanag, ito pong binasa nating mabuting balita, ang sinasabi po rito, yung tungkol sa pagbabalik ng masamang espiritu. At alam naman po natin na masamang espiritu ay tinutukoy dito ay ang mga demonyo. Amen po. Na parang inilalarawan ng mabuting balita na kapag halimbawa daw po na yung isang tao ay nilabasan o inalisan ng demonyo o ng masamang espiritu, yung umalis na demonyo sa kanya, gumagala daw po yun at naghahanap ng malilipatan. Amen po? Kasi yung inalisan niyang tao, nagbalik loob na sa Diyos. Kaya aalis na siya doon. So, anong gagawin niya? Maghahanap uli siya ng mapapasukan. Pero kung halimbawa, yung tao na yun na inalisan ng masamang espiritu ay nagbalik uli sa kanyang kasalanan, muling babalik yung demonyo na dating nanahan sa kanya. At hindi lang yun, magsasama pa yun ng pito o mas marami pang demonyo na mas masama pa sa kanya. So just imagine, yung isang tao na nagbalik loob sa Diyos, umalis yung isang demonyo, pero nung nagbackslide siya, o nagbalik uli siya sa kanyang dating kasamaan, o mga kasalanan, aba, tuwang-tuwa yung dating demonyo, babalik siya uli sa taong yun, at hindi lang yun, magsasama pa siya ng mas maraming demonyo, na mas masama pa sa kanya. So, diba nakakatakot na ganun pala ang nangyayari sa tao na kapag nakakilala ka na sa Diyos, tapos umalis ka na naman, bumalik ka na naman sa dati mong gawin, mas masahol ka pa pala sa dati. Amen? So, ano po yung spiritual na mensahe ng Panginoon
sa panahon natin ngayon. Kapatid, lahat po tayo, everyday, pinapasukan po ng demonyo. Hindi na po kinakailangan na yung kamukha nung napapanood natin sa TV, yung mga na-exorcist na talagang nanglilisik yung mata, umiikot yung leeg, anong tawag dito, yung lumulutang sa hangin. Talagang grabe. Grabe na napagpasok ng demonyo yun. Pero hindi natin napapansin, inuunti-unti tayo ng demonyo na pinapasok everyday. Sa paanong paraan? Alam niyo po, kung ano, kasi ako, ikaw na nakikinig, alam na alam mo, at lalong alam na alam ng Diyos kung ano pa yung ating kahinaan na nagiging dahilan para tayo'y magkasala. Alam mo yan. At alam na alam ng Panginoon. Ngayon ang tanong, bakit hindi natin mabitawan? Samantalang, lahat ng uri na kasalanan na ginagawa natin everyday ay maituturing na demonyo na pumapasok sa ating pagkatao. Kaya kung halimbawa, ikaw ay magagalitin, meron lang isang demonyo na nakapasok sa iyo at ang tawag dyan ay demonyo ng galit. Kapag ikaw naman ay maraming bisyo, meron namang pumasok, demonyo ng mga bisyo. Kung ang kasalanan mo naman na hindi mo mabita-bitawan, ay yung masasabi nating pangangalo niya. Nakikisama ka sa hindi mo asawa, o kaya nagkakaroon ka ng premarital sex sa hindi mo asawa, yan ay malakas na demonyo. Amen? Demonyo ng pangangalo niya. Kung ikaw naman ay hindi nagsisimba tuwing Linggo, demonyo ng hindi pagsisimba. Kung ang halang ang kahinaan mo naman, ay yung ang takaw-takaw mo sa mga junk food, ang takaw-takaw mo sa mga instant food na wala namang sustansya, yan ay demonyo ng mga walang kwentang pagkain na nagdudulot ng sakit sa tao. Kung ang demonyo naman ang meron sa'yo, ay yung hindi ka makapagpigil, mapunta ka lang sa mall, mapunta ka lang sa palengke, may makita ka na gusto mong bilhin, eh, hindi naman dapat na kahit wala ka ng pera o hindi mo wala naman sa budget mo yun, binibili mo kasi gusto mo. May demonyo sa pagkatao mo. Well, may demonyo na hindi ka makapagpigil sa mga bagay na hindi naman kailangan pero ginugusto mo. Ang dami-daming bagay na pumapasok sa tao na nagdudulot sa kanya ng kasalanan. At maituturing po yung demonyo. Imagine mo na lang sa isang tao, kung lahat ng binanggit ko, nasa sa kanya yun. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang pito, kundi napakadaming demonyo ang araw-araw na nananahan sa tao. Amen po? Kasi po yung mabuting balita eh, binanggit po doon yung pagbabalik ng masamang espiritu. Maaring minsan, nakakapagpigil tayo doon sa kahinaan natin yun, pero hindi nyo napapansin, bumabalik. Amen? Bumabalik. Kaya totoo ang sinabi ng mabuting balita na kapag bumalik yung dati mong kahinaan, nagsasama pa yun ng iba. Paano? Halimbawa, meron kang demonyo ng pangangalo niya. Hindi, actually, ang demonyo ng pangangalo niya ay talagang malakas na demonyo. At nagsasama pa yun ng barkada niya. Siyempre, pag nangangalo niya ka, magkakaroon ng tatawagin ng demonyo ng kasinungalingan. Tatawagin ng demonyo na hindi ka makapagsisimba tuwing Linggo. Kasama niya yung demonyo ng pagpatay. Pagpatay sa relasyon ng iba. Tatawag yan ng demonyo ng pagnanakaw. Pagnanakaw ng relasyon ng iba. Ang daming demonyo na kasama. Amen po. Hindi naman kinakailangan talagang totally na talagang na-exorcist ka na eh. Kasi nga, dinadahan-dahan tayo ng demonyo. At kapag yung mga demonyo ng kasalanan yan na natili sa atin, unti-unti, nawawala na tayo ng relasyon sa Panginoon.
Unti-unti, hindi na tayo sumusunod sa kanyang mga utos. Unti-unti, sinisira na natin ang ating katawan na dapat ay templo ng banal na espiritu. Amen po. Mga bisyo, alak, sigarilyo, sinisira natin ang katawang lupa natin na dapat templo ng Espiritu Santo. Amen po. Kaya nga, diba, pag halimbawa may mga nangre-rape, sinasabi nila, ay, na-demonyo yung isip ko. Totoo po yun. May demonyo na nagbubulong sa kanyang isip para gumawa ng kasalanan. Amen po. Kaya pag tayo ay nagkakaroon ng galit sa ating kapwa, di ba nag-iiba yung itsura natin? Nanglilisik yung mata, tumataas yung boses, talagang kung ano yung mamura, kung ano yung nilalaman ng puso, sinasabi, nilalait ng kapwa. That time, nandoon yung presensya ng demonyo. Amen po. Kasi alam nyo po, meron tayong tinatawag na habitual sin. O yung, alam mo yung mga nakasanayan na, sanay na nag yun ang ginagawang kasalanan. Kasi ang kasalanan, ano din po yan eh, nakaka-addict. Addiction din yan. Na kapag hindi mo talaga tinanggal sa buhay mo, hahanap-hanapin mo pa kapag wala dun sa sarili mo. Amen po. Meron po tayong tinatawag na demonic temptation. Na talaga tutuksohin ka ng Diablo para maging demonyo ka. Sa kilo, sa salita, sa pag-iisip. Maging demonyo. Maging impyerno yung buhay mo. Amen po. Kaya nga ngayong nakakarinig ka ng salita ng Panginoon, nabibwisit ang Diablo sa atin. Kasi sabi niya, nako, mapapakain ng Diyos ng kanyang mga salita ang mga nakikinig ngayon sa Word of God Facebook Live. At this moment, inaalisan ka ng demonyo. Kasi ang focus mo, nasa salita ng Panginoon. Nasa mensahe niya. E alam naman natin na ang Panginoong Jesus is a divine healer. Siya yung dakilang manggagamot. At ang ginagamot niya, yung ating mga kahinaan, yung ating mga kasalanan. Minsan nga, tumingi ka lang ng may mahalay na pagtingin sa isang magandang babae o sexy babae, pinapasukan ka ng demonyo eh. Lalo na kung ine-entertain mo yon. Kapag nanonood ka ng mga sex video, mga pornography, at that time, nasa presensya mo, pinapasok ka ng demonyo. Eh yun yung mga ayaw ng Panginoon. Amen po? Kasi yun ay tawag ng laman. At kung hindi natin paglalabanan yon, hindi mo napapansin na dumadami ang demonyong pumapasok sa ating katawan, sa ating isip. Amen po? So, paano natin mapaglalabanan yung mga demonyo na pumapasok sa atin? Labas-pasok. Ang masama kung hindi ka nalabasan. Hindi na lumabas yung demonyo sa iyo. Masihan na siya, manirahan. Imbis na Holy Spirit, yung naninirahan sa katawan mo, aba, hindi mo napapansin. Bad spirit na pala. Nananahan na pala yung demonyo dun. At minsan, nakikita po yung sa kilos natin, sa pagsasalita natin, sa pag-iisip natin. Minsan, naapektuhan yung desisyon natin. Amen po. Kaya dapat, everyday, malakas yung pakiramdam mo. Teka, nagagalit na ako pang demonyo to ah. Napapasukan ako ng evil spirit. Dapat mag-focus ka kung ano yung kahinaan mo. Kung halimbawa, ikaw na yung tipo ng taong matulungin, eh di okay na dun. Huwag ka dun mag-focus. Mag-focus ka kung saan ka napapalpak at nagkakasala. Kung ikaw yung may ugaling mapagmahal, huwag ka na mag-focus sa magpamamahal. Meron ka na nun eh. Mag-focus ka dun sa, halimbawa yung minsan nagiging magagalitin ka. Doon ka mag-focus dahil nandoon yung demonyo mo. Amen po. At usually, yung mga demonyo na yan, pumapasok yan sa ating mga isipan. Sapagkat ang battleground ng demonyo at ng mabuti ay ating mga isip. Kaya ka diba minsan yung mga nade-depress, naiisip nila na
O sige, magpakamatay ka. O sige, magnakaw ka. O sige, naku, wala nang pag-asa sa mundo. Magpakamatay ka na lang. O wala nang pag-asa yan. Maghiwalay na kayo. Wala nang pag-asa yan. Amen? Ang dami, ang binubulong niya, puro pang negatibo. Mapapatunayan naman natin yan eh. Kahit nung unang panahon pa, nung panahon ng Old Testament, si Eva at Adan lang eh. Pinasukan ng demonyo eh. Ang kanilang mga isip eh. Sinabi na ng Diyos na huwag kainin yung masamang bunga. Ano ang ginawa nila? Nakinig sila doon sa ahas na nagkakataan, na demonyo, na nagkakaano lang, nagmumukhang, nagkatawang ahas lang. Amen po. So habang kinakausap ng ahas, si Eva, dinidemonyo na niya ang isip. Kaya nga, bumigay eh. Kinain yung pinagbabawal ng Diyos. Ganyan din po tayo sa panahon ng temptation. Inuunti-unti lang tayo. At ang mahirap nga nito, nakikipag-conversation tayo kay Satan. Dapat po, kapag alam na natin na ito yung kahinaan natin, ang sagot lang, no! No! Ayoko! Period! At kapag narinig mo yung utos ng Panginoon doon sa kahinaan mo, no, kung saan ka pinapasaw ka ng demonyo, ang sagot lang ka sa Lord, sa utos niya, sa salita niya, yes! Amen po. Kasi parang salesman yan si Satanas eh. Unti-untiin ka. Kakausapin hanggang sa makonvince ka. Sasabihin niyo, minsan lang naman eh. One time, big time lang naman eh. One night stand lang naman eh. Hindi po ba? Kumbaga, yung presensya, imbis na yung presensya ng Holy Spirit yung nasa atin, nagkakaroon ng presensya ng bad spirit. At doon po, nagiging demonyo po tayo. Dahil yung nananahan sa atin, kaya tayo gumagawa ng masama, ay ang demonyo. Bumabalik yung masamang espiritu. Amen po. At marami pang sinasamang barkada. Marami talaga ang demonyo. Iba't iba. May malakas, merong napakalakas. Amen po. At imagine mo na lang kung everyday kasama natin yan. Baka dumating yung time, hindi na natin mapaalis. Kasi ang dami nang humahawak sa atin. May humahawak sa iyo ng demonyo ng galit, hawak ka niya sa kaliwang kamay. Hawak ka sa kaliwang, sa kanang kamay ng demonyo ng paghusga. Sa leeg mo, may nakahawak ng demonyo ng depression. Sa paa mo, may nakahawak ng demonyo ng kawalan ng kapayapaan. Lagi kang worried. Biro mo, ang dami. Hindi ka na makawala. Kaya nga dapat, araw-araw, makinig tayo ng salita ng Panginoon. Kasi alam nyo, kapag ang isip natin puno ng salita ng Panginoon, nilalayasan niya ng demonyo. Ayaw na ayaw niya yung gusto niyang pasukin ka, tapos pinapasok mo ng Word of God yung isip mo. Lumalayas talaga yan. Kasi ganun ang nangyari sa Panginoong Jesus eh. Nang ang Panginoong Jesus ay 3 beses na tinukso sa ilang. Lagi niyang sinasabi, nasusulat. Diba? Sabi nung demonyo, gawin mo ang ano yan? Gawin mong tinapay ang bato. Anong sagot ng Panginoon? Nasusulat. Di, alis. Ba, hindi ko to kaya. Alam pala yung nasusulat na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tinukso na naman ng Panginoong Jesus. Sige, tumalong ka dyan. Sasaluin ka ng mga anghel. Sagot na naman ng Panginoon. Nasusulat. Huwag mong subukin ang iyong Ama, ang iyong Diyos. At sa huling temptation, anong sabi? Sige, bibigay ko lahat sa iyo yan. Yung kayamanang nakikita mo. Sambahin mo lang ako. Ako lang yung paglingkuran mo. Anong sabi ng Panginoon? Nasusulat. Ang aking Diyos, Ama, ang aking sasambahin at paglilingkuran. Amen. Kapag ang isang tao busog sa salita ng Panginoon na isinasabuhay niya, hindi ka lalapitan ng Diablo. Matatakot yan. Kasi yun yung sandata natin eh. Pero kung pinapabayaan mo na ang bawat aray ay lumilipas sa wala kang nakakanarinig ng salita ng Panginoon, ang marinig mo ang salita ng mundo.
na kung saan tayo ay nagiging attached sa magiging makalaman, yung ating kahinaan bilang isang tao. Amen po. Napaka makapangyarihan po ng salita ng Panginoon. At tulad ng sinabi ko po kanina, ano ba yung pwedeng kapangyarihan? Meron po kasing pwedeng kapangyarihan na pwedeng ibigay sa atin ang Panginoon. Kasi dalawang klase po ang Espiritu. Bad Spirit and Holy Spirit. Yung Holy Spirit, meron pag iyon ay tinanggap natin, meron pong ibibigay sa atin ang Holy Spirit. Anong klaseng Espiritu? May kalidad, may quality. Amen po? May quality. Akala nyo siguro yung Holy Spirit ay walang kalidad? O ano yung pwede niyang maibigay? Kasi nga po, bilang tao, binubuo nga po tayo ng katawan, espiritu at kaluluwa. Yung espiritu na meron tayo, may quality yan at anong klase. Kung gagamitin lang natin, kayang-kaya natin palayasin kung ano man yung demonyo o demonyo sa atin. At ito po, ipapakita ko po sa inyo. Kasi alam niyo naman po, na kapag sa Biblia natin binasa, ay ang Diyos ang nagsasalita. At ano man ang nakasulat sa Biblia, totoo yun. Walang halong kasinungalingan yun. 100% yun. Kaya kapag hindi mo pinaniwalaan at hindi mo sinabuhay, naloloko ka ng Diablo. Amen? Naloloko tayo. Kaya ito ipapakita ko po sa'yo. Ito yung quality ng Espiritu mo dapat. Ito dapat yung quality ng Espiritu ko. Ng Holy Spirit. Na talagang ibinibigay ng Diyos kung tinatanggap lang natin at isinasabuhay po natin. At ito po yun ay magmumula sa ikalawang sulat kay Timoteo, chapter 7. Ito po yung klase o kalidad ng Espiritu na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ayan, tika, bigyan lang natin ng malinaw. So alam nyo nga po, ayan, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Amen? Na ang ibinigay daw sa ating espiritu, hindi yan espiritu ng pagiging duwag. Hindi yan espiritu ng galit. Kundi yan daw espiritu ng pag-ibig. Pagpipigil sa sarili. Yan po tayo napapalpak. Kaya tayo ay nagkakasala kasi kulong tayo sa self-control. Pero ang kalidad pala ng espiritu na ipinibigay sa atin ay pagpipigil sa sarili. Kasi kaya nga po tayo hindi nagkakasala kasi wala nga po tayo self-control. Kaya nagagalit po tayo, nanghuhusga ng kapwa, nagsisinungaling, pumapatay, nagnanakaw, nangangalunya. Kasi nga po, hindi natin mapigilan yung ating sarili na kapag nandun na yung presence ng demonyo ng galit, hindi natin mapigilan. Bumibigay tayo. Pero sinabi nga dito na, teka muna, yung spirit, yung quality na espiritu na meron dapat ka, meron pagpipigil sa sarili. Na dapat yung espiritu na meron sa'yo, dapat puno mo yan ng pag-ibig. At hindi dapat duwag yung espiritu na yan. Dapat matapang yan. Amen? E ano nangyayari sa espiritu natin? Naduduwag kapag lumalapit na yung ating mga kahinaan. Sinabi na ng Panginoon, huwag kang iinom ng alak, naglalasing ka ng sobra, isinsira mo yung katawan mo eh. Kailan ka pa ba hihinto? Kapag may sakit ka na? So naduduwag ka. Mas gusto mo pang maging matapang na magpakalasing sa alak. Parang barkada, kasama, naduduwag ka. Imbis na espiritu na katapangan na i-cast out mo yun in Jesus' name, hindi mo ginagawa. Nagiging duwag ka sa pagtanggal ng sigarilyo, samantalang wala namang maidudulot yung mabuti sa katawan mo na dapat Holy Spirit lang dyan. Amen? Nagkakaroon ka ng kaduwagan. Eh ang gusto ng Panginoon, matapang ka sa pangalan niya. Na kaya mong, alam mo, yung paglimot mo sa mga kahinaan mo,
para sumunod lang sa utos ng Diyos, nangangailangan niya ng katapangan. Kasi hanggat hindi natin tinatalikuran ng ating mga kasalanan, tayo'y mga duwag. Ang ating espiritu na nananahan sa atin ay duwag. At ano ba ang duwag? Yung hindi makalaban. Hindi siya makalaban, kaya nga duwag eh. Tumatakbo. Di po ba ganun yung mga duwag? Hindi na lumalaban, tumatakbo pa. Hindi niya hinaharap yung kanyang kahinaan. Tinatalikuran niya. Kasi enjoy pa siya dun eh. Amen. Pero ang espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, ang sabi, hindi espiritu ng kaduwagan. Lumalaban. Oo, tatanggalin ko to, matapang ako. Kasi ang sandata ko ay ang salita ng Panginoon. Na matapang ako, hindi ako duwag. Kaila, tatanggalin ko yung demonyo ng bisyo na yan. Demonyo ng bisyo ng sugal, ng babae, ng alak, ng sigarilyo, ano man, mga junk food. Yung mga ipinapasok ko sa katawan ko na pwedeng maging dahilan para magkasakit ako. Eh, ang kaso ang nangyayari, sumusurrender lang ang tao kapag may sakit na. Amen. Samantalang nung wala sa sakit, hindi siya naging matapang para ipagtanggol ang katawang hiniram lang niya sa Panginoon. Ang katawang lupa natin ay hindi atin. Hinihiram lang natin ito sa Diyos. Ayun nga, ipinahiram sa atin, pero anong ginagawa natin? Inaabuso natin. Kaya ang daming demonyo ang pumapasok. Kasi mismo tayo na may free will, dinidecide natin na sirain ito. Imbis na palusugin natin, mag-exercise tayo araw-araw, imbis na yung mga binibili natin ng bisyo natin, binibili natin ng masusustansyang pagkain, anong ginagawa natin? Sinisira natin. Nagiging duwag ang ating espiritu. Imbis na maging matapang, ako'y merong matapang na espiritu na hindi ko sisirain ang katawang lupa ko kasi isa lang to. Wala na itong kapalit. Nahiniram ko lang to sa Panginoon. Pinapahiram lang sa akin to. Lahat naman ng bagay dito sa mundo, hinihiram natin sa Panginoon eh. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki, kahit marami kang pera, kahit tanyag ka sa buong mundo, pinapahiram lang yun ng Panginoon. Pero imbis na matapang tayo, na panatiliin yun, na gamitin para sa kapurihan ng Panginoon, na bawat parte ng katawan natin, gamitin natin para sa Panginoon, ano, nagiging duwag tayo dahil mas sinusunod natin yung ating gusto, yung ating kahinaan. Kesa maging matapang tayo na ipagmalaki sa Panginoon na, Lord, kaya kong i-give up lahat ng ito. Kasi, para sa'yo. Maging duwag na ako sa paggawa ng kasalanan, pero maging matapang ako sa paggawa ng mabuti. Ganyan ang espiritu dapat na meron tayo. Hindi duwag. Kaya sa tuwing nagkakasala tayo, duwag na espiritu. At yung demonyo ay nagiging matapang sa loob ng ating pagkatao. Tayo ay ginagawang, ano yun, alipin ng demonyo. Alipin ng galit. Kaya tayo nagiging duwag. Amen po. Pero tulad ng sinabi ng Panginoon, ang espiritu na ibinigay ko sa iyo ay espiritu hindi ng kaduwagan, kundi ng katapangan. At ano yung pangalawang katangian ng espiritu? Espiritu ng pag-ibig. Napakadakila ng pag-ibig. Kaya nga, sinasabi natin at naririnig natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya diba sabi nga, sampung utos ng Diyos sa panahon ni Moises. Ginawang dalawa. Ibigin mo ang Diyos ng buong isip, kaluluwa, lakas. Ano ba? Tapos ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Pero ginawa ng isa. Ang bagong utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyo ng Diyos. E paano po ba natin iniibig ang ating kapwa? Kamukha ba ng pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Diyos? Ang Diyos, ang pag-ibig niya sa atin, mapagpatawad. Tayo ba mapagpatawad? O meron tayong rules and regulation? Ay patatawarin lang kita kung ganito.
ay patatawarin lang kita kung ganun. O papatawarin kita pero hindi ko na yan makakalimutan kapag ginawa mo uli yan. Maaalala ko. Eh hindi naman ganun ang klase ng pag-ibig ng pagpapatawad na binibigay sa atin ng Diyos eh. Kundi na kapag humingi tayo ng tawad, pinapatawad tayo, kinakalimutan yung ating kasalanan at binibigyan tayo ng bagong pagkakataon. Ganun po ba ang espiritu ng pag-ibig na meron tayo? O nadedemonyo tayo na kapag meron tayong kagalit, eh talaga naman, hinuhusgahan na natin with matching parusa pa. Yung bang trabaho na ng Diyos ang magparusa at manghusga, pero tayo, yun ang trabaho natin, tayo na yung nanghuhusga, tayo pa yung nagpaparusa. Lalo na pag alam natin tayo ang tama, tayo ang nasaktan. Hindi espiritu ng pag-ibig yun. Demonyo yun yung meron sa atin. Amen po. Sapagkat ang pag-ibig, nagpapakita ng kababaang loob. Kaya nga, di ba, sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang buktong na anak. Pag-ibig yun ng Diyos. Pero tayo, sa totoo lang, wala talaga tayong karapatang hindi magpatawad sa kapwa. Kahit kano pa ka, sabihin mo nang talagang wilan lang niya ka yan. Ang bait-bait mo sa kanya, pinagtaksi lang ka. Wala tayong karapatang hindi magpatawad. Trabaho natin yun. Ang magpatawad. Patawarin mo nga daw, ilang beses mo papatawarin ang kapwa mo, maraming beses, unlimited. Hayaan natin ang Diyos magparusa. Hindi naman natutulog ang Panginoon. Alam naman niya kung sino dapat ang pagpalain at sino dapat ang parusahan. Ang gusto lang ng Panginoon, yung espiritu na gusto niya ibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay espiritu ng pag-ibig. Mahalin ang kaaway, yan ang utos ng Panginoon. Kaya yung mga kapwa natin na gumagawa sa atin ng masama, huwag natin silang kamuhian, kundi kaawaan sapagkat sila ay mayroong sakit espiritual. Sapagkat ganyan ang ginagawa sa atin ng Diyos, tayo ay minamahal kahit tayo ay makasalanan. Dahil mahal niya ang makasalanan, ang kinamumuhian niya, yung kasalanang naririto, yung demonyo na nananahan sa tao. At ano pang sabi? Dapat daw ang espiritu na meron sa tao ay pagpipigil sa sarili. Yan. Yun ang number one na wala tayo. Aminin man natin o hindi. Minsan kahit nakakilala na tayo sa Panginoon, yung klase ng espiritu ng pagpipigil sa sarili of self-control, yan ang madalas na nawawala sa atin. Bakit? Kasi isipin natin kung ano yung gusto ng Diyos, iniisip natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Kung ano yung gusto natin. Kaya wala tayong self-control. Gumigive out tayo o bumibigay tayo kaagad sa tukso dahil hindi na natin mapigil yung sarili natin dahil gusto natin to. Nasisihan tayo physically. Amen? Pero ang pinag-uusapan naman dito, hindi physically, spiritually. Masaya nga yung katawang lupa mo, pero yung espiritu mo naman, nasaktan. Nagkasala. Amen po. Kaya sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, lagi nating susuriin ang ating mga espiritu. Ito bang espiritu ko ngayon eh, hindi espiritu ng kaduwagan? Ito bang espiritu ko ngayon, espiritu ng pag-ibig? At higit sa lahat, espiritu ba to na may pagpipigil sa sarili? Amen po. Para lang sa ganun, yung mabuting balita na sinasabi na pagbabalik ng masamang espiritu, hindi tayo binabalik-balikan. Ang taong babad sa salita ng Panginoon, nahihirapan na ang diablong pasukin ang isipan niyan. Amen? Nahihirapan na siya. Pero kung ang tao, pinababayaan niyang lumipas ang araw na wala man lang siyang narinig ng salita ng Panginoon, samantalang sinabi na ng Diyos na everyday basahin mo yung Bible. Eh hindi na nga nagagawang magsimba araw-araw, hindi na nga nagbabasa ng Bible. Makikinig ka na lang ng salita ng Panginoon, ayaw mo pa rin. So anong ini-entertain mo sa inyong isip? Kung walang salitang ng Panginoong nakatanim dyan, ang daling pasukin ng demonyo yan. Ang daling bulungan. Sige, gantihan mo yan. Sige, siraan mo yan. Sige, hiwalayan mo yan. Kahit sinabi na ng Diyos na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao, ang mag-asawa. Eh, binulungan ka ng demonyong pumasok sa isip mo na hiwalayan mo na yan. Kapatid, ba't ka pa nagpakasal? Kung hindi mo naiintindihan,
kung sinabi at pinangako niyo sa dambana na for better and for worse, for richer or for poorer. Amen? Diyan pumapasok ang demonyo sa buhay mag-asawa, na kung kailan dapat nagdadamayan sa panahon ng pagsubok, nag-iiwanan sa ere. Because of pride. Yung pride na yan talaga. Alam naman natin na ang hari ng pride ay ang demonyo. Isa pa yan sa madalas na demonyo na meron tayong mga tao, pride. Kayabangan. Amen po. Ego. Pero anong gusto ng Panginoon? Anghel ng pagpapatawad. Imbis demonyo ng pride. Anghel ng kababaang loob. Amen po. Siguro po, kung ang mundo lang, eh masasabi natin ang bawat espiritu o Holy Spirit na meron ang tao, eh yung quality ng espiritu na masasabi natin, pagpipigil sa sarili. Siguro bago ka makipaghiwalay sa asawa mo, mag-iisip ka muna. Magkakaroon ka muna ng self-control. Hindi ka pa dadaig sa pride mo. Na kahit nagkasala na siya, mag-iisip ka, teka, for better and for worse eh. Teka, nasa sitwasyon kami ngayong worse eh. Dapat dito ko siya mas wag bibitawan. Kaya lang ang problema, kapag nagkakasala yung ating partner, binibitawan na natin agad eh. Imbis na pinaglalaban natin, imbis na tayo nga nililigtas ng Diyos, tong iligtas lagi ng Diyos pag nagkakasala tayo eh. Pero pag nagkakasala na yung kapwa natin, binibitawan natin, pinapalayas natin. Eh kung tayo kaya makasalanong tao, ganyan gawin sa atin ng Panginoon. Sige, nagkasala ka, walay na tayo. Walay na tayo, lumayas ka na sa akin. Hindi ganun ang pag-ibig sa atin ng Diyos eh. Kaya ngayon ang malaking problema ng tao. Bakit puro pag-ibig ang binibigay at awa ng Diyos? Pero pag tayo na magbibigay ng awa at pag-ibig sa ating kapong nagkasala, di natin magawa. Ang damot-damot natin. Para bang ang linis-linis natin na hindi tayo nagkakamali. Amen po. Kaya dapat yung espiritu na sa atin araw-araw, chine-check up natin yan. Amen po. Alam nyo, minsan kasi, minsan sa mga simpleng bagay, malalaman mo na kung napananahanan ka ng demonyo o ng anghel o ng Espiritu Santo eh. Halimbawa, simple, sinabi na ng batas ng tao, huwag kang magmumotor ng walang helmet. Amen? Simple. Batas ng tao. Bakit? Siyempre, anytime pwede kang maaksidente. At anong una madadamage sa'yo? Ang ulo mo. Ang aksidente ba ay napipredict? Kaya nga aksidente, biglaan, hindi mo inaakala. Minsan kahit anong ingat mo sa daan, hindi mo alam yung mga kasabayan mo. May problema pala sa buhay. Reckless driving. Babanggain ka na hindi mo alam. Eh, hindi ka naka-helmet. Kasi katwiran mo, ang lapit lang naman eh. Ang masama pa, nagda-drive ka ng motor. Kasama mo yung maliit mong anak. Kasama mo yung asawa mo. Pare-pareho kayong walang helmet. Minsan, yung mga ganong bagay, wala tayong self-control. Amen po. Pinababayaan natin yung ating sarili, yung ating buhay. Nilalagay natin sa disgrasya. Kung sa mga simpleng bagay pa lang, marunong tayong sumunod, kakayanan nating sumunod sa mas malaking utos na inuutos ng Panginoon. Amen? Bakit ko yun nasabi? Minsan, nagmumotor ako, inihatid ko yung anak ko sa eskwelahan. Ang ganda ng pagmumotor ko, naka-helmet kami, everything. Tapos biglang, may mag-overtake sa yung tricycle sa harapan mo, gahibla na lang, pwede na kami mabangga. Yun po yung sinasabi nating aksidente. Na kung hindi tayo susunod sa mga simpleng utos, pwede tayong madisgrasya. Amen po. Yung mga junk food, sinabi ng, kain ka ng kain ng junk food, ano bang makukuha mo yan? Kaya nga junk food eh, pakitagalog, basurang pagkain. Kung doon pa lang, hindi natin nagagamit ang espiritu ng pagpipigil sa sarili. Ano mangyayari?
mapapasaya natin ang katawang lupa natin na hindi natin namamalayan, nadadamage na natin. Kaya tuloy, ang hirap sundin o paalisin, i-cast out yung demonyo ng galit, mga ngalunya, bisyo. Kasi nga, doon pala sa simple, hindi pa tayo marunong sumunod. Amen po. Kaya kung gusto nating i-overcome ang sin, ang mga demonyo na nananasa sa ating katawan, umpisahan muna natin sa pinakasimple. Ah, ngayong araw na to, ang lakas kong manigarilyo. O sige, bukas, babawasan ko. Hanggang sa pabawas ang pabawas. Amen po. Hanggang sa mapapansin mo, wala na. Pero kung iyon ay nagiging dahilan na araw-araw na hindi natin matanggal, duwag tayo, wala yung espiritu ng katapangan, kundi espiritu ng kaduwagan. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon ay hindi mapaghusga. Kaya po tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon kasi mahal po tayo ng Diyos. Anak po niya tayo eh, ayaw niya po tayo mapahamak. Pero kung patuloy po tayo magiging matigas ang ulo, tayo na po yung mismong naghahanap ng daan papuntang impyerno. Dahil hanggat buhay, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, laging minimensahe sa atin ng Panginoon, hanggat buhay tayo, 100% mahal tayo ng Diyos, 100% nandiyan yung habag niya. Pero pag namatay na tayo, kapatid, 100% mararanasan natin yung parusa, yung puot, yung paghusga ng Diyos. So, kailan natin, samantalahin natin yung opportunity na puro pag-ibig at awa ang ibinibigay ng Panginoon. Dahil dyan na lang talaga tayo nabubuhay ngayon, sa habag ng Diyos, sa awa niya, sa pag-ibig niya. Dahil yun na nga lang hinihintay natin, second coming ng Panginoong Hesukristo. At magpasalamat tayo sa bawat araw na nagigising tayo. Kasi, salamat Lord, binibigyan mo pa ako ng pagkakataong makarinig ng yung mga utos na masusunod ko. Kalimutan po natin ang ating mga sarili para makasunod tayo sa Panginoon. Kasi kung patuloy pa rin natin sasabihin na, eh Lord eh, masaya ako dito eh. Eh Lord, gusto ko to eh. Nawawala yung stress ko dito eh. Lagi natin tatanungin sa sarili natin, ano na ba yung nananahan sa atin? Baka naman sangkaterbang demonyo na yan. Pero sabi nga ng Panginoon, dapat itong espiritu na to, ang quality nito ay espiritu na hindi kaduwagan, kundi pagpipigil sa sarili at pag-ibig. Sana po yun ang nananahang Holy Spirit sa atin. At makikita yan sa kilos natin, sa pag-iisip, sa pagsasalita. Napaka-importante na magkaroon tayo ng self-control. Sabi nga, think before you say something. Or you think before you click, di ba? Sabi nga po nila, less talk, less mistake. Na bago po tayong gumawa ng isang bagay, isipin natin na ito ba'y makademonyo o ito'y makaanghel na gawain. Sapagkat, pwede tayong balik-balikan ng Diablo. Hindi tayo titigilan talaga niyan. Pero kung laging busog ang ating mga espiritu sa salita ng Panginoon, matatakot yan. Mangingilag. Hanggang sa magsasawa na yan. Kahit balikan ka pa niyan, mahihirapan na yan. Kasi ano na eh, kumbaga sa halaman, everyday mo dinidilig, pinapasikatan sa araw. Eh kung ganyan tayo, everyday nakakarinig ng salita ng Panginoon, nag-grow tayo. Lumalaki tayo, lumalaki yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po. So, mag-isip-isip na po tayo sa panahon na ito, na alagaan natin yung Holy Spirit na dapat nananahan sa ating pagkatao. Kasi napakahalaga po yun para ma-develop po sa atin yung pagpipigil sa sarili, yung pag-ibig sa kapwa. Sapagkat ang mabuting balita, sinasabi na malakas ang demonyo kung tutusin. Kung tayo ay talagang patuloy na magiging mahina sa kahinaan natin. Pero walang kalaban-laban ng demonyo kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon. Kasi pag lumalapit po tayo sa Panginoon, lalapit sa atin ng Panginoon. At ang tanging makakapag-cast out lang ng mga demonyo sa ating sarili ay ang kaugnayan natin sa Diyos. Di po ba? Kaugnayan natin sa Panginoon. Kaya kung ano man yan, na alam mo, kasalanan ginagawa natin everyday,
I-cast out natin yan in Jesus' name. At huwag natin kakalimutan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi natin pwedeng sabihin lagi lang sa nguso natin na gusto natin lumaya sa bisyo, gusto natin lumaya sa pangangalunya, sa pagnanakaw, sa pagpatay, kung hindi natin tayo kikilos. Sapagkat tayo po ay may free will. Amen? Huwag na natin hintayin yung salitang penalty o punishment. Kasi tayo mga Pilipino, sanay na sanay sa ganyan eh. Alam nyo, kung kailan deadline at saka ang dahaba ng pila, halimbawa magbabayad ng tax o magbabayad ng kung ano mga bills, kung kailan talaga last payment at saka naman talaga nagpukuhamog ang tao. Parang ganito din. Last day na. Anytime, any day, Jesus will come. Baka naman saka tayo magkumahog. Tsaka tayo maghabol. Kung kailan, ay, andito na ang Panginoon Jesus. At kapila na, pila na. Gawa na tayo ng kabutihan. Andiyan ang Panginoong Jesus. Maghuhusga na eh. Amen? Hindi ganun. Kasi yung penalty ng tao, kapag hindi ka nakabayad, ang parusa sa'yo, pwede kang bigyan ng ano, diba? Yung penalty, dagdagan yung babayaran mo. Pero sa buhay spiritual, hindi ganun. Kapag inabutan ka ng, say, ng judgment day, hindi mo mababayaran ng Diyos para mabili ang eternal life. Amen po. Kaya matuto na tayong magtrabaho ngayon. At pahalagahan ang bawat araw. Sabi ko nga po, wag na wag mong ituturing ang bawat araw ay isang normal day. Kasi nga ang bawat araw ay isang miraculous day. Himala na lang. Kaya magtrabaho tayo sa ating kaluluwa na yung ating spirit, maalisan lagi yan ng bad spirit, ng mga demonic temptation na lumalapit sa atin. Amen po. Huwag na natin hintayin na sa sobrang dami ng demonyo, mapunta tayo sa stage na napoposess na tayo talaga, na exorcist na. Mahirap na po yun. Amen po. Kaya sana po, maging ugali natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi, pag yun ang isa sa mga magiging sandata natin para hindi tayo pasukin ng demonyo. At wala naman po imposible sa Panginoon. Mahirap lang po yan sa umpisa. Mahirap lang talaga sa umpisa. Pero sabi nga ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 8 na dapat daw po maging laman ng isip natin mga bagay na kagalang-galang, kapuri-puri, malinis, matuwid, totoo. Ibig sabihin, we have to think positive. Lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok o problema. Laging maghalukay na ipagpapasalamat sa Panginoon. Kasi once na yung mind natin pinasok ng demonyo at in-entertain natin yun, imbis na yung mind natin lagi papasukan ng mabuting balita, eh talaga namang masasabi natin na kaya natin labanan ng ang demonyo kasama ang Diyos. Hindi naman natin malalabanan mag-isa yan eh. Amen po. At mahalaga lang, kapag nakakarinig po tayo ng salita ng Panginoon at tinatamaan tayo, huwag tayo masasaktan. Sabihin natin sa Panginoon, thank you Lord, pinaalalahan na muna naman ako, nakakalimot ako eh. Mahal mo talagang ganyan talaga ikaw Ama. Talagang pinapangaralan mo ko. Kasi nga, hindi naman tayo mapapangaralan pa ng ating mga magulang at matatanda na tayo. Pero ang Diyos, ang salita ng Panginoon ay nandyan araw-araw para tayo bigyan ng pangarap dahil mahal niya po tayo. Yan huwag mong kakalimutan na mahal ka ng Diyos, pero huwag mo naman nating abusuhin yung pagmamahal na yun. Hanggat nandito buhay tayo, yakapin natin, mahalin natin. Sapagkat kahit ganun ka kagwapo, kamacho, kalakas, kayaman, katanyag, wala. Hindi yan dapat ang unang pinagtatrabahuhan ng tao. Kundi ang dapat una niyang pinapriority sa buhay niya. Kamusta na yung kaluluwa ko? Naku, matakot-takot na ako. Saan ko ba ito mapupunta? Pero kung ikaw ay laging nasa Panginoon, magiging panatag ang iyong kalooban sapagkat alam mong yung kaluluwa mo, tinutulungan ka ng Diyos para iyon ay mapunta sa Kanya. Kaya kung ano pa man yung demonyo na meron sa atin dahil sa ating kasalanan ginagawa, mawawala yan. Basta lagi lang natin busugin ang ating espiritu ng salita ng Panginoon. Para yung espiritu natin maging espiritu ng katapangan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.
Amen po. So, yan po yung mabuting balita. Wala po muna po tayong Bible study ngayon kasi nga po, kapag Huwebes at saka Biyernes, eh meron po kami mga gawain sa simbahan, sa aming grupo. So, talagang pagnilayan na lang nating mabuti kung ano yung mabuting balita. Amen po. At bukas po, kung lolobin ng Panginoon na ibigay ang October 12, tayo po ay merong Saturday Gospel uli. At magkakaroon po tayo ng Bible verse for the week. Ito po yung verse o verses na karaniwang hindi natin napagninilayan. Pero kung hindi natin alam, utos pala ng Diyos at tayo ay nagkakasala kung ito'y ating ginagawa. Amen po. So, tayo po ay sama-samang manalangin. Ito po yung ating closing prayer. Pikit po natin ang ating mata. Salamat po, Ama sa Langit, sa iyong mensahe na ang dami-daming masasamang espiritu na paulit-ulit na bumabalik at bumapasok sa aming pagkatao. Pero Panginoon, ang Holy Spirit ay talagang nagbibigay ng mga bunga. At ito ay ang bunga ng pag-ibig, kagalakan, pagpipigil sa sarili, kabaitan. Kumbaga masasabi namin na napakaganda ng ibinibigay mo sa amin araw-araw. Sana tanggapin namin ito, Panginoon. Upang ang aming espiritu ay maging espiritu ng katapangan, pag-ibig na mula sa iyo, Panginoon, at yung talaga, Lord, yung self-control para lagi kami nakakaroon ng preno, lalo na kapag yung aming kahinaan o yung demonyo na pumapasok sa amin upang kami magkasala ay aming mapigil. Lord, dinadalangin ko po lahat ng mga Facebook friends ko po na naka-online ngayon na kung ano po ba yung demonyo o dumudemonyo sa kanila ay in Jesus' name, mawala po. I pray for Nilda Flores, kay Tabing, kay Jana, ano po man yung mga kasalanan o na nagiging dahilan para tayo po ay mag-asal demonyo, sa ato po mawala yun in Jesus' name. Ngayon din po si RG, Greg, Lou, Tonji, Anton, Rosalie, Francisco, Chit, Beth, Lorico, si Rico, Maturingan, Beth, Lorico, Romeo, Halili, Bonifacio. Ano po man yung mga alam natin na masamang espiritu na nanahan sa ating isipan, kayang-kaya po yung tanggalin ng mga salita ng Panginoon. In Jesus' name, i-give up na po natin, na i-surrender na natin yan. Hayaan natin na everyday na Holy Spirit ang manahan sa ating puso para magkaroon po tayo ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig. Gayun din po, I pray for G, Ariel, Valerio, Vinny, Viz, at sa lahat po ng mga Facebook friend ko na patuloy at araw-araw na nag-online. Ano po man yung kahinaan natin, give up natin kay Lord. At kailangan po natin ng kababaang loob para tayo po ay pasukin lagi ng banal na espiritu. At anong kuman ang karamdamang pisikal, sakit na meron ka mula ulo hanggang paa, sa loob, lahat ng mga nasa sakit na pwede nga maranasan ng isang tao, in Jesus' name, napagalingin ito ng ating dakilang manggagamot. At I'll also pray sa buong mundo na ang dami-dami pong nagkalat at naglipa ng masamang espiritu na pumapasok sa bawat tahanan, sa bawat puso ng tao. Na in Jesus' name, tanggalin mo ito, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong mga salita. And I also ask for your prayer na kung ano pa man yung mga bad spirit na lumulukob sa akin, in Jesus' name, kinakas out ko po ito at manahan ng banal na espiritu. Alam niyo po, unti-unti naman mawawala naman po yan eh. Basta maging aware lang tayo na kapag alam na natin yung ating kahinaan, tawagin na natin kaagad ang pangalan ng Panginoong Jesus. At kung ano man yung ating kahinaan, meron yan laging katapat na utos ng Panginoon. Yun po ang dapat nating alamin. Kaya kailangan tayong pinapakain ng Diyos ang ating espiritu. And I pray for your family. Ano po man yung mga pangarap niyo sa buhay, in Jesus' name. At lagi po nating isipin na lagi tayo pwedeng manalangin sa Panginoon. Pero lagi natin sasabihin na not our will, but God's will
ang maghari sa ating puso. Amen. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa patnubay ng Espiritu Santo. Sama-sama po tayo manalangin upang makas out ang diablo na nananahan sa ating katauhan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. So marami pong salamat. And yun nga po, sana gumagaan ang kalooban natin kapag nakakarinig po tayo ng salita ng Panginoon. Lalo na po kung everyday na kayo na humahanap. Kapag alam nyo kasi ang tao, i-share ko lang po sa inyo. Kasi nga sabi ko nga noon, hindi naman ako talaga malapit sa Panginoon. Hindi ako nakikinig o nagbabasa ng Bible. Pero once na nakakarinig ka na ng salita ng Panginoon, parang hindi kompleto yung araw mo kapag hindi ka nakakabasa ng Bible, nakakarinig ng Word of God. Ibig sabihin nun, unti-unti nang na-online yung spirit mo kay God. Binubuhay na niya. At unti-unti, nababatid mo, nagiging malakas na yung pakiramdam mo kapag pinapasok ka na ng demonyo. Na kapag pinapasok ka ng demonyo, iniisip mo na kaagad yung ano ba yung utos ng Panginoon. O kung ano ba yung ayaw to ni Lord, hindi ko dapat to entertain. Iyan po yung mga senyales na nagkakaroon ka na, hindi mo na namamalayan, unti-unti ka na nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. At yun naman po talaga ang gusto mangyari ng Panginoon eh. Na sa lahat ng ginawa natin sa buong maghapon, ang pagkakaroon ng oras sa Panginoon, ang pinakahalaga, ang pinakamahalaga. Mas mahalaga pa yan sa ginawa mong trabaho for 8 hours, sa ginawa mong pag-exercise, o ginawa mong pagpaturo ng aralin niya sa lahat ng ginawa mo, the best. Yung makarinig ka at magkaroon ka ng time sa Panginoon. Sapagkat ito yung time na pinapakain tayo sa hapag ng kainan espiritual ng Panginoon. Wala na siguro pinakamasayang kasama sa kainan, kundi ang Diyos. Sapagkat ang pagkain na binibigay sa atin sa Kanya, na niya sa atin, ay para sa ating patuloy na kaligtasan at daan patungo sa buhay ng walang hanggan. Yun po yung pagkamitihin natin ay every day. Kung nangangarap ka na makapag-abroad, nangangarap kang makapagpatapos ng pag-aaral ng anak, dapat ang una doon, pangarapin mo muna ang buhay na walang hanggan. Kung nangangarap ka na maglingkod ka sa ganito, maglingkod ka sa ganon, una mong hanapin na maglingkod muna sa Panginoon. Yung ba masasabi natin sa buhay natin ngayon, number one muna si Lord. Yung mga susunod, pangalawa na lang yung pangatlo, pang-apat. Sabi nga, sino bang mas mahal mo? Mga anak mo, o asawa mo, magulang mo, o si Lord. Siyempre, dapat una siya. Yun ang kasi nakakalimutan natin, kaya madali tayong pasukin ng demonyo eh. Kasi sa panahon na to, talagang o-offeran ka ng demonyo, ng mga material na bagay, para wala kang time sa Panginoon. At yan dapat ang maging malakas ang pakiramdam natin. Na sa buhay natin ito, dapat yung espiritu natin laging buhay. Mantakin mo, pupunta ka sa LRT, sa mall, ang daming tao, buhay, physical, pero sangkaterba, ang patay, spiritual. Sana wag na tayong sumama dun. Di po ba? Mas maganda yung buhay ka na physical, pero mas buhay ka, spiritual. Meron nga tayong tinatawag na fighting spirit. Na kahit pagod na yung physical mong katawan, pero dahil busog sa salita ng Panginoon ang Espiritu, palaban ka sa buhay, palaban ka sa pagsubok. Dahil alam mo na yung Espiritu na nananahan sa iyo ay hindi Espiritu ng kaduwagan, kundi Espiritu ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen po. So, Rome chapter 12 verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Yan ang lagi nating iisipin. Na huwag tayong patatalo sa demonyo, kundi daigin natin ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga salita, ang mga gawa ng demonyo. Amen po. So sana po lagi manahan sa atin ang banal na Espiritu Santo. So pagka sinabi din po sa Biblia na huwag nating dudulutan ng pighati ang banal na Espiritu.
huwag na huwag natin dudulutan. Amen po. Kaya yung mga nagpapakamatay, yun po ang kasalanang hindi na mapapatawad ng Diyos. Sapagkat pinatay na niya ang Espiritu Santo sa kanyang katauhan. Amen po. So, huwag na huwag daw natin bibigyan ng pighati ang Espiritu. At huwag nating hahadlangan. Yung pa palang isa. Huwag nating hahadlangan yung Espiritu Santo. Paanong huwag hahadlangan? Ibig sabihin, kapag halimbawa, merong lumapit sa inyo at sinabi na pinapahayag ang salita ng Panginoon, huwag niyong hahadlangan, huwag niyong pipigilan, huwag niyong kokontrahin. Kasi message yun ng Holy Spirit eh. Amen? Kaya pag nagkakaroon tayo ng mga negative thoughts, lagi nating isipin yung pangalan ng Panginoon Jesus, in Jesus' name. Ayaw na ayaw ng Diablo narinig yung Jesus' name. Kasi alam niya, naku, may tinatawag pala itong Diyos. Amen? Sabi nga nila, yung daing idle mind, yung isip na walang ginagawa, yung mga taong walang ginagawa, yan talagang lapitin ng demonyo. Kasi tinutukso. Pero huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay malakas, pinakamalakas sa lahat. Ang kailangan lang, busog tayo sa salita ng Panginoon. Kaya, inaanyayahan ko kayo na everyday, makinig kayo ng salita ng Panginoon. Kasi maraming marami tayong matutunan, lalo na doon sa Bible study natin na pag-aaralan natin every from page 1 to last page. Malalaman natin yung talagang mga utos, pangako ng Panginoon, gantimpala. Amen po. Lagi tayong mag-tune in. Kasi sa panahon na ito, talagang pabalik-balik ang demonyo. Sapagkat nagmamadali na nga. Nagmamadali na kasi nga last day na eh. Nasa araw na tayo ng anytime na ang Panginoong Jesus ay darating parang magnanakaw. Daig pang aksidente na hindi mo ina-expect. Kaya ang ginagawa na ng Diablo, tinodouble time, tinitriple time din yung tao. Kaya nga diba maraming na-addict sa cellphone, sa mga games. Kasi ang gusto ng demonyo, magbigay ng time, yung kabataan sa mga games. Pero wala na siyang panahong makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga tayong, di ba kung saan-saan binibisi yung mind natin na hindi naman napipraise ang God. Amen po. Ayaw kasi mabatid ng, ayaw ng Diablo na mabatid ng tao ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa tao sa mga bad spirit. Amen po. So kamukha ng mabuting balita natin ngayon, Friday Gospel, para hindi tayo paulit-ulit na binabalikan ng masamang espiritu, kailangan busog tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat, araw-araw tayong mananalangin. Kapatid naman, kung ang dalas-dalas mo makipag-chat sa ka-chat mo, makipag-text sa ka-text mo, dapat mas madalas ang pananalangin sa Panginoon. Magi tayong mag-pray. At huwag niyo palalampasin ang araw na hindi niyo pinagdadasal ang Ama namin. Sapagkat napaka-makapangyarihan pala ang panalangin na yan. Sapagkat nung isang araw lang yata, 2 days ago, ang mabuting balita ay tungkol sa Our Father o pananalangin. Inisa-isa po natin yan kung ano yung mensahe ng Ama namin. So kung gusto nyong mapakinggan ang everyday gospel at Bible study na mga nakaraan mula noong August 5, punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Nandun po lahat ang mensahe ng Panginoon. Para ma-review nyo o nare-record naman po yun eh. Pero syempre, iba pa rin yung live na nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Parang sinasabi mo na at that moment, talagang nandun ang malakas na presensya ng Diyos. Amen po. So, yun po. Everyday, Word of God Facebook Live. Usually, alas 6 ng hapon o 7, 8 or 9. Pero ginagawa ko na po yung gabi. O depende na lang. Nagpo-post naman po ako sa timeline ko eh. Kung ano pong oras. Pero ang sigurado po yan, hanggat bibigyan tayo ng Diyos ng buhay, hindi po lalagpas ang araw na hindi po tayo magkakaroon ng salita ng Panginoon. Kasi pagkain yun. Isang beses ka lang hindi kumain sa isang araw, magugutom ka at magkakasakit. So ganun din ang ituring natin sa espiritu natin na kapag hindi tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon sa isang araw o nakakabasa ng Biblia, nagutom.
yung ating espiritu, magiging duwag na naman yan. At papasukin na naman tayo ng demonyo. Amen po? So, kailangan po yun. Tapos, pagkalinggo naman po, wala rin tayong Bible study, focus lang tayo sa Sunday Gospel. Amen po. Ano natin, ang gawag dito, sanayin natin ang ating sarili na nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kasi yun naman ang pinakamahalaga talaga sa buhay ng tao eh. Kasi life sa mundo, hindi permanente, lahat ng bagay na meron, hinihiram, doon na tayo sa permanente at hindi hinihiram, ang buhay na walang hanggan. Yun po yung number one nating pagtrabahuan. Kasi kahit gano'ng kakatalino dito sa mundo, sa school mo, o kaya kahit gano'ng kakayaman, kahit nasa iyo na lahat, eh, wala naman tayo madadala eh, kapag tayo namatay. So, dapat nagtatrabaho na tayo sa ating mga kaluluwa. Amen po. So, ibigin natin ang Diyos na higit sa lahat. Higit sa lahat. At hindi naman tayo magsisisi eh. Kung tayo ay talagang magbibigay ng oras sa Diyos, tayo din ang magbebenepisyo nun. Amen po. Yung mga ini-enjoy natin ngayon sa mundo, eh pansamantala lang yan. Okay? Pansamantala lang yan. So, piliin na natin yung nagtatagal at hindi namamatay. At yun ay ang sa kaharian ng Panginoon. Maghihanda lang tayo. Amen po. So, umuli, lagi nyo narinig sa akin na mamaya, higa na naman tayo sa ating mga kanya-kanyang ataol. Okay? Lagi mo ituturing na hinihiga mong kama, ataol mo yan. Kasi pwedeng hindi ka na gisingin ng Diyos kung gusto ng Panginoon. Kaya dapat bago tayo natutulog, tayo ay nagdadasal ng Our Father, tapos humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Huwag tayong matutulog ng may galit, may sama ng loob sa kapwa, o kaya bukas plano nyo maghigante. Huwag po ganun. Amen po. At pag tayo naman nagigising sa panibagong umaga, ay nako, kahit hindi pa dumidilat yung mata mo, basta na rin na naramdaman na ng diwa mo, nagising ka na, salamat Panginoon, nahabag ka na naman sa tao. Bibigyan mo na naman kami ng pagkakataon. Alam niyo, kapag lagi nyo nalang iniisip ang Panginoon, binabanggit ang Panginoon, eh, tingnan ko lang kung pasukin ka pa ng demonyo. Amen po. Lalayo ang kanya. Sinabi po sa Santiago, chapter 4 verse 7 na pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Ang Diablo po ay nilalabanan, hindi nilalapitan. Amen po. Lalayo yan. Amen po. So, maraming pong salamat muli and of course, lahat po ng Facebook friends ko na nag-online ay susulat ko po yan sa aking notebook at isasama ko po kayo sa prayer ko everyday. So, kamukha ngayon, screenshot ko muna siya para isulat ko mamaya. And of course, lagi natin pong tatandaan na ang Panginoon, lagi natin kasama yan. Tayo lang yung nawawala. Alam niyo po yon. Tayo yung nawawalang tupa. Kaya ang nangyayari is, lalapitan tayo ng demonyo. Amen po. So, tandaan nyo na lang na kapag tayo gumagawa ng kasalanan, may demonyong pumasok sa atin na dapat nating i-cast out in Jesus' name. Kaya yung mga kahinaan mo sa mga junk food, sa sigarilyo, i-cast out mo yan kasi habang hinihit-hit mo yung sigarilyo mo, may demonyo na nakapasok sa katauhan mo. Yung Holy Spirit nawawala. Na kapag tayo ay nangangalun niya, eh may demonyo. Kailangan nating i-cast out in Jesus' name. Na kapag tayo ay natatakot, i-cast out natin kasi may demonyo. Alam niyo po kasi, yung pag-isip na natatakot, nade-depress, nalulungkot, galing po yan sa demonyo. Kasi yan ang gusto ng demonyo, yung malungkot ka, mawalan ka ng pag-asa. Kung ano yung gustong kabutihan ng Panginoon sa atin, kabaliktaran, eh galing po yun sa Diablo. Kaya maging aware po tayo sa mga ikinikilos natin, iniisip natin, kung yung ba'y galing sa Panginoon, o galing sa demonyo. Kasi ang demonyo po talaga, totoo. Totoo po yan. Pero mas totoo ang Panginoon. So, doon po tayo sa Panginoon. Amen po. Para na sa ganun, eh, hindi tayo basta-basta mapapasok ng demonyo. Yung isip natin, tandaan natin, that is the battleground of evil and good. Kaya dapat,
laging maganda, masaya. Yung kahit ba yung, ibig ko sabihin, kahit na may nasa state ka ng problema, dapat yung laman ng isip mo, positibo. Kasi wala namang, isibukan mo na nasa problema ka na, tapos negatibo pa yung iniisip mo, wala ka namang mapapala eh. E di, ang gabi mo na lang, kung nasa problema ka, maging positibo ka. Kung wala kang pera ngayon, isipin mo bukas, magkakapera ako. Hindi sasabihin mo wala ka nang pera, ay wala akong pera, eh, may kapangyarihan ng salita. Kapag sinabi mo sa sarili mo na natatakot ka, matatakot ka kasi sinabi mo na eh. Na kapag sinabi mo sa sarili mo hindi ko kaya, eh hindi mo nga makakaya, eh sinabi mo na eh. Kaya dapat yung lumalabas daw sa ating salit sa bibig, eh mga bagay na may pag-asa, may katapangan, yung nabibigyan ng papuri ang Panginoon. Amen po. Sa Panginoon, mas mabuti nang matalo ka nang lumalaban kaysa yung talo ka na hindi ka lumaban. Pero kung tutusin, kapag sa Diyos ka, ang bawat laban mo, panalo. Amen po. So, lagi nating ilagay sa isipin natin na ito ay para sa Panginoon. Itong kamay ko, nilikha ng Diyos para mabigyan ng papuri ang Panginoon. Itong isip ko, hindi ito dapat maging negative. Itong isip ko, hindi dapat ito pasukan ng demonyo. Dapat dito, ang nakapasok dito, ang Panginoon. At lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Kapag lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon, mawawala na ng puwang sa puso natin ang pagko-complain. Amen po. Maraming pong salamat at ulitin ko ulit. Bago ako mag-off sa Facebook live ko ay i-share nyo ang Word of God sa inyong timeline. Punta po kayo sa YouTube, Angelica Dorde, kasi po utos ng Diyos yan eh, na ipalaganap ang mabuting mabalita. Eh ngayon po, social media, fast technology, ang pinaka-fast na way para ma-share natin ang mabuting balita is through YouTube. So, mamili na lang po kayo dyan. Kasi ito pong nilive ko ngayon, bukas ko pa ito mailalagay sa YouTube. So, pili na po kayo dyan. Kumbaga, ang sinasabi ko naman po, kaya po ako nagpe-Facebook live araw-araw para po i-share yung Word of God. So, sabi ko nga, hinihingi ko po yung tulong nyo, natulungan nyo naman ako na i-share naman sa timeline nyo kasi hindi ko naman hawak yung timeline nyo eh. Hindi ko naman hawak yung password nyo, yung password ko lang hawak ko eh. So, ako lang yung makakapag-share. So, ngayon natanggap nyo na, alam nyo na kung saan nyo hahanapin yung Word of God, Facebook Live sa YouTube, eh, i-share nyo naman sa timeline nyo. Para naman yung mga Facebook friends nyo, eh, makarinig din ang salita ng Panginoon. O kung kaya sa anak nyo, o sa kaibigan nyo na alam nyo na problema. Amen? Kasi doon sa YouTube channel, ng Angelica Dorde, nandun na lahat halos yung tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa mag-asawa, tungkol sa mga demonyo, tungkol sa mga marami, tungkol sa Catholic faith, nandun na po. So, tsaka utos po yun ng Panginoon eh. Kapag sineshare natin, hindi natin pinalalagpas yung isang araw na hindi tayo nagsishare, para hindi tayo sumusunod sa utos ng Panginoon eh. Tayo po'y alagad. At utos, kaya nga po nagkaroon ng 12 alagad ng Panginoon para ipamahagi ang mabuting balita. Kaya ngayon, tayo sa panahon natin, gawin po natin yun. Hindi yung nagsishare tayo kung kailan may mga sex video, tsaka ang dami-dami nagsishare. Ang Word of God dapat ang ipinalalaganap sa social media. Amen po. So, matulog po tayo sabay-sabay mamaya na magdasal, humingi ng tawad, at hingi natin sa Panginoon na bigyan tayo lagi ng kababaang loob. Amen po. To God be the glory.